Malina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin. Siya ang Panginoon. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang dakilang si San Basilio at si San Gregorio Nazianzeno, mga obispo at mga pantas ng simbahan. Bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa at pagpapatawad mula sa ating mahabaging Ama. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni na San Basilio at San Gregorio. Ipagkalob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanang maaasahan ay aming matutuhan at sa aming pag-ibig ito ay tapat naming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatanggap si Jesus ang Kristo? Ito ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak, at di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama'y sasakanya. Pakaingatan ninyo sa inyong mga sa inyong puso ang narinig na simula pa. Kung gawin niyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu ay ipinagkaloob ni Kristo sa inyo. At habang siya ay nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, kundi hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak,
manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit siya ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaring hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na mahay anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siyang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila huli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan, ng pagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Happy New Year. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo ngayong bagong taon, saan mang dako kayo ng Pilipinas o saan dako man kayo ng mundo. Para sa mga pagbabago na nais natin ngayong bagong taon, sisimula na naman tayo ng mga resolutions ng mga pagbabago. Simple lang naman ang habilin. No pain, no gain. No guts, no glory. Di ba? Pag gusto nating mapangyari, kailangan magsakripisyo. May mga sakit na pagdaraanan, pero it is all worth it pagkatapos. No pain, no gain, no guts, no glory. At ang sabi naman ng mga security guard, no ID, no entry. No? Mahalaga ang ID. Bakit? No, sa dami-dami po nating pinupuntahan ngayon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sa mga pinapasok nating mga lugar, no, kadalasan ang requirement ay ano? ID. Pagkakakilanlan, identification, ano? At mainam na palagi tayong may sukbit-sukbit na mga ID. No, ang dami kasing mga ID ngayon, ano? Driver's license, UMID, National ID, Voter's ID, PhilHealth ID, Pag-ibig, lahat na po may ID. Di ba? Mainam na palagi natin dala ito sapagkat ito magpapaalala sa atin ng ating kasinuhan bilang tao. Kailangan malinaw sa atin kung sino tayo. Kaya lang minsan, napapako tayo sa ideya ng kasinuhan natin na gusto nating dagdagan ng dagdagan. Kung sino nga ba talaga tayo? Nag-aaral tayo ng maigi, no? Nag-aaral pa tayo ng mga further studies at kung ano-ano pa, nililinang natin yung ating mga kasanayan o yung mga skills. No? Kasi gusto nating madagdagan yung sarili nating pagkakakilanlan. Ah, si ganito, si Maria. Kilala yan bilang mahusay na tagapagluto ng biko. O kaya yan, si paring Jose. Isang kilala yan na chef. No? Nagpakadalubhasa yan. Wala naman pong masama, lalo kung nililinang natin yung ating mga kakayanan. Kaya lang minsan, nakakalungkot, nakapako doon sa mga idinadagdag natin sa ating mga pagkakakilanlan o yung ating kasinuhan na nagkakaroon tayo ng yabang. Ay, ako ang pinakamahusay na doktor dito sa aming lugar. Kaya kapag ka hindi ka nailuklok o naipaupo sa mga magagandang upuan, sumasama ang loob mo. Bakit siya yung nandun sa harap? Hindi ba ako ang mayor dito? Hindi ba ako ang congressman dito? Diyan ako dapat sa harap. No? Pinagmumula ng ating kayabangan, ng ating pangmamaliit sa ating kapwa, yung ating identity o kung sino man tayo. Bakit natin pinag-uusapan ito? Sapagkat ngayong araw na ito, no, sa pagdiriwang natin ng banal na misa at sa mga araw ng paghahanda natin para sa kapistahan ng ating Pong Jesus Nazareno, maririnig natin si San Juan. Tinanong siya ng mga sugo ng mga Pariseo at mga Levita. Anong tanong sa kanya? Sino ka? Parang para sa atin ngayon, ano ang tanong? Who you? Yeah? Sino ka? Ikaw ba yung hinihintay namin na tagapagligtas? Ikaw ba yung propeta? Ikaw ba si Elias? Anong sagot ni Juan Bautista? Hindi po. Malinaw kay Juan Bautista ang kanyang ID, ang kanyang identification kung sino siya. Siya ay tagapaghanda ng daraanan ng tagapagligtas. Napakalaking kababaang loob para kay Juan Bautista. Bakit? Sino ba si Juan Bautista? Si Juan Bautista lang naman ang pinsan ni Jesus na pwedeng-pwede niyang gamitin at sabihin, pinsan ko yan. Malakas ang kapit ko dyan. No? Pero hindi.
Buong kababaang loob na tinanggap ni Juan Bautista ang kanyang gampanin para ipakilala, ipakita si Jesus sa mga tao. Kagaya po ng sinabi ko, ilang araw na lang magdiriwang na po tayo ng kapistahan ng ating pong Jesus Nazareno. Tatawagin na naman tayong lahat bilang mga deboto. Sino ka? Deboto ako ng pong Jesus Nazareno. Linggo-linggo akong nagsisimba sa Quiapo. Linggo-linggo akong umaakyat para sa pahalik. Humahawak sa paanan ng pong Jesus Nazareno. O ano naman, diba? Dapat mo bang ipagyabang yan? Isa bang lisensya yan para ikaw ay papasukin sa lahat ng mga establishmento? Para sabihin na ikaw yung pinakabanal sa lahat? Mga kapatid, babalik tayo sa katotohanan ng bilang isang deboto. Deboto ng pong Jesus Nazareno. Kung si Juan Bautista ipinakilala si Jesus ng buong kababaang loob, at kung si Jesus mismo ay nakiisa sa atin nang siya ipanganak bilang nagkatawang taong salita ng Diyos ng buong kapakababaan, ganun din dapat tayo bilang mga deboto. Hindi natin pwedeng ipagyabang na tayo ay mga deboto. Lalong-lalo pa tayo nitong tinatawag sa kababaang loob na sabihin bilang isang deboto, nais kong ipakilala si Jesus sa ibang tao. Lahat tayo nagsasabi kagaya ng mga nauna no, sa Biblia na nagsabing, ibig po naming makita si Jesus. At sa pagiging deboto natin, nakita natin si Jesus na umaagapay at sumasama sa atin at hindi kailanman nagpapabaya sa atin bilang mga deboto. Kaya bilang mga deboto rin, yan din yung panawagan sa atin. Sana sa pamamagitan ng mga buhay natin, maipakita natin sa mga taong nagsasabing ibig naming makita si Jesus sa pamamagitan ng ating buhay. At hindi makikita yan kung magyayabang ka, kung magmamalaki ka, kung ipapakita mo na, deboto ako. And so what? Ipakita natin ito sa pang-araw-araw nating buhay, sa pagmamalasakit natin sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, sa pagpapakita ng hustisya, sa pagpapakita ng pag-ibig, lalo na sa mga nangangailangan. Yun ang tunay na deboto. Ipinapakita si Jesus sa ibang tao sa pamamagitan ng payak, simple, at mapagmahal na buhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa mga susunod na araw, tatanungin na naman tayo ng mga tao, mga kakilala at kaibigan natin, sino ka ba? Ano ka ba? Hindi natin pwedeng ipagyabang na tayo ay mga deboto. Hindi ito license o hindi ito lisensya. Ngunit ito ay pagpapaalala na sa bawat isa sa atin, meron tayong gampanin para ipakita si Jesus at ipaalala sa ating kapwa na hindi nagpapabaya ang ating pong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, itinuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinutupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat
ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga magulang at guro naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtitiyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga may sakit naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga, manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian kung saan ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanilang itinuturong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, ket sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawid mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa ami maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus, kasama ni Maria, purihin siya tuwing na Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Anghel aming narinig sa parang umaawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang himig. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa Healing Mass at Service sa darating na January 4, 2024, Webe sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo at paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kina San Basilio at San Gregorio, kami ay matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,